Odin Pitcher, beloved me, Nilo Miranda. You praise the Lord. God bless you, ating beloved co-preacher, Brother Paul Opinia. Everybody shall praise the Lord. We love you so much, Paul, beloved pastor. We thank you so much for giving us a great pastor. Amen. Praise the Lord. And you always remembered our beloved Honorable Stan Pastor, her teachings and her lives are imparted in our lives today. Everybody say amen. And to the all my children, to all of you, my beloved brothers and sisters in Christ, a pleasant afternoon. And to our webcast viewers, a pleasant afternoon to everyone. Everybody shout, praise the Lord. Kindly open your Bible, my brothers and sisters, from the book of Psalm, chapter 121, verse 1 up to 8. The book of Psalm, chapter 121. Psalm 121, verses 1 up to 8. I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Mga Awit, Kapitulo 121, versikulo 1 hanggang 8. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Sa mga nanggagaling ang aking saklolo, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiisin ang bamoy makilos. Siya ay nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito siyang nag-iingat ng Israel. Hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaklan ng araw sa araw ni ang buwan sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglamas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Amen. Amen. Everybody shout, amen. Sabi po ng Biblia, my help cometh from the Lord. Amen. Family, friends, or wealth must never be viewed as a source of help in this life. Amen. That belongs to our loving God. Amen. The only source for meeting our physically and spiritual needs. Everybody say amen. So we must trust in Him, sabi po ng Banal na Kasulatan, with our hearts, and seek His face, and seek Him for grace and help in our needs. Everybody say amen. Aking malala, mga minasabi po ng verse 5, sa verse 5 ang sabi ng Banal na Kasulatan, the Lord is thy keeper. The Lord is thy keeper. The faithful child of God is always under the Lord's protection, defense, and watchful care. Everybody say amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Abang ako po nandoon sa dako ng Singapore, mga kapatid. Abang ako nanood ng news, hindi ko mapigilan na hindi lumuha, makita ko yung mga loved ones ng mga umiiyak ng mga fallen, 44 fallen subcommandos. Na plus aking isipan, mga minamahal, ang patutuon ng isa nating kapatiran na sundalo sa dako ng Butuan. Siya po ay membro ng Philippine Army, si Captain June Perez. Si Captain June Perez, mga minamahal, siya po ay na-assign sa dako ng Hulusulu kasama yung kanyang tropa na 28 na mga tropa niya doon sa Hulusulu. Naka-encounter po sila, mga minamahal, ng mga MNLF. At ang sabi niya, yung dami ng MNLF, mayigit 100, almost 150, mga minamahal. Napakalakas ng mga baril. At ang sabi niya, mga minamahal, sila'y napalibutan. At nang magkaroon na ng sagupaan, napakaraming sniper sa mga MNLF, napakalakas ng gabaril, sobra-sobra ang bala. Yung kanyang 20 kasama,
Sila po mga minama ay namatay na at natamaan. Walo na lang silang natira. Maya-maya, sumisigaw yung mga MNLF. Ang sabi nila, Allahu Akbar. Sumisigaw ng malakas na Allahu Akbar. Ang sabi ng ating beloved captain, John Perez, sinabi niya sa kanyang mga kasama, sumigaw tayo ng malakas ng Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng kanyang mga kasama, Sir, anong ibig sabihin ng Hallelujah, praise the Lord? Basta't sumigaw kayo ng malakas ng Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nagsimula silang sumigaw ng malakas na Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, yung kanyang mga kasama, mga napalibutan nila, o napalibutan sila ng mga MNLF, umuulan ng bala, mga sniper. Hindi sila makakilos, mga minamahal. Subalit, ang pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, walang tigil na Hallelujah, praise the Lord. Maya-maya iniwan sila ng mga MNLF, pinagpala, iningatan, niligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng banal na kasulatan, the Lord is thy keeper. Sabi ng verse 8, preserve thy coming in and thy coming out. Mga minamahal, this verse, this text may be applied, mga minamahal, both to our spiritual or Christian lives from spiritual birth until we leave this earth. Amen. And to our physical, mga minamahal, lives as we go out in the morning and to work and to come in. Mga minamahal, to home, to rest. Everybody say, praise the Lord. God will preserve us. He is our constant guide. Everybody say, amen. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon sapagkat pangako ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siya ating tagapagligtas. The Lord is thy God. The Lord thy God is thy keeper. Ang Panginoon ang ating tagapag-ingat. Siya ang ating saklolo. Ang ating Panginoon, sabi ng Biblia, isang matibay na sandigan, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya napakasarap magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Napakasarap umawit dito sa ating Central Church. Napakasarap magpuri kasama ng ating ginagalang na magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Stade Alameda, the entire prophet of our loving God. Amen! Kasama ng kanyang beloved children, parang ayaw nating maghiwalay. Amen? Habang nagdaraos tayo ng 40th anniversary, talagang kagalakan ay nagawa, umaapaw sa ating mga puso. Nagkaroon tayo ng reunion, darating araw, magkaroon tayo ng great reunion dito sa langit. Kasama ang mga propeta, kasama ang mga binanal ng Diyos, kasama tayong lahat, mga minamahal. Maging ating mga mali sa buhay na kinawa ng Diyos, sama-sama tayo dito sa langit, hindi na tayo maghiwalay. Kasama natin si Abraham, kasama natin si Moses, kasama natin si Daniel, kasama natin lalo tigit ang ating dakilang Diyos, ang ating manlulubos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mahal na ebanghelista, walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Aba, narinig ko po yung mga patotoo ng ating beloved brother Ding Opeña. Mga minamahal, napakasarap. Amen. Pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Siya ang ating tao pagligtas. Isang overnight prayer, after overnight prayer, yung mga workers natin sa Cebu na inassign doon sa isang outstation natin sa Cebu, sa Cebu nga, almost 65 kilometers ang layo sa dato sa ating main church. After ng overnight prayer, yung mga workers, sumakay na ng minibus. Pagkatapos, mga kapatid, ang sabi ng isa, mag-break muna tayo kasi fasting tayo kahit merong kape doon sa baba. So mga minamahal, bumaba sila sa minibus, yung first trip. Bumaba silang lahat. Nag-break muna sila, mga minamahal. E di, mga minamahal, yung first trip, lumarga na. Pagkatapos, sumabakay sila, minamahal, Maguindanao, walang lumabas ng buhay, isa lang, mga kapatid. Subalit yung grupo ng ating beloved, Captain John Perez, wala na silang magawa, napaikutan na sila ng MNLF. 150 umuulan ng bala mga sniper, hindi sila makakilos, pero ang pagtawag sa Diyos ay totoong makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sila po'y lumabas. Naabutan dumating yung kanilang mga rescue, mga minamahal. Mga minamahal, so ang sabi niya, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Sa ating buhay mananampalataya, mamaya na napakapalad natin, buksan natin ang aklat ng Acts. Chapter 26, verse 16. Kindly po, praise the Lord. From the book of Acts, chapter 16. Chapter 26, verse 16. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Sa mga gawa, kapitulo 26, versikulo 16. Dadapuat, magbangon ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat hindi dito nakita ako, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, at ang mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan from verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So this verse, mga minamahal, is a classic statement of our dearest Jesus of what He desired from the preaching of the gospel to the lost. Una, mga minamahal, to open their eyes. The lost, mga minamahal, are blinded by Satan to the reality of their lost and perishing condition and to the gospel and to the truth of the gospel. Ang mga taong nawawala, mga minamahal, tinatawang lost, yun po yung mga bulag sa katotohanan. Kaya nais ng ating mabahal na babait na Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Sa pangungunang dalangin ng ating ginagalang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang ni Ebanghelista Will Estrada Almeida with his beloved children, mga minamahal, ang layon natin upang mabuksan ang mata ng mga tao na nasa kadiliman, ever is amen. Sa dako ng Visayas, sa dako ng Cebu, kung hindi pumunta ang ating ginagalang na magulang sa Panginoon doon, ang sabi ng ating mga kapatiran doon, nandiyan pa rin sila, lumuluhod sa mga ribulto, lumuluhod sa mga santo ninyo. Subalit, binagpala ng Diyos, dumating ang Ebanghelyo sa dako ng Cebu, ipinangaral na may katapangan ng ating ginagalang na magulang sa Panginoon, ang Ebanghelyo, ang totoong Ebanghelyo. Nakapagbukas sa kanilang mga mata, nagpapasalamat sila sa Diyos. Ngayon, sila po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Libo-libo ang ating mga kapatiran sa dako ng Visayas. Napakaraming mga patutuo, napakaraming mga testimonyo na ang Diyos ay totoo at buhay sa banal na iglesyang ito. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. To open their eyes. Ulitin ko po mga minamahal, yung mga taong binulag ni Satanas. Sabi po ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo, mga minamahal, ito po ang makapagbukas ng kanilang mata at pangunawa sa salitaan ng Diyos. Kaya ang ating mahal Ebanghelista, walang takot, walang kompromiso, walang reservasyon, ipangaral niya na may katabangan ang salitaan ng Diyos. Kasama ang pagsasakrapisyo, pananalangin na may pag-aayuno, kasama natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, turn them from the power of Satan unto God. So, mga minamahal, Satan is the ruler of this world. Amen. The condition of man outside of Christ is depraved, wicked, without spiritual and eternal life. He is lost. He is under the curse of Satan. All is imaginary, individual, or is imaginary. Evil continually. Ibig sabihin, mga minamahal, sa panagpasalamat tayo sapagkat sa pangangaral ng ating mahal Ebanghelista, tayo pong lahat ay nakalagan sa pagkabihag, sa kasalanan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. So mga minamahal, ulitin ko po, napakapalad natin. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, that they may receive forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Simula lang tayo lumapit sa mahal na Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan. Forgiveness comes through faith. Amen. Amen. To our loving Savior, Jesus Christ. Ang pananampalataya, pagkapatawaran ng kasalanan ay nanggagaling sa pagiginig sa pananampalataya sa totoong Ebanghelyo, hindi yung tradisyon ng tao.
There are so many religions in the world today, and everyone claims to be in the truth. They profess that in the truth, they know God, but in their words, they deny Him. Everybody say amen? Sabi nila na sa katotohanan sila, napakaraming reliyon. So sabi ng ating mga pastor, binadeceive. Everybody say amen? Bakit napaka-importante ang kaligtasan? The existence of an eternal heaven and eternal hell is easy to prove. First, we have the Bible, the Word of God, where the warning of the Lord is very, very clear. Another thing, the life of righteousness in the fear of the Lord, noong sa tayo maniwala, lumapit sa mga mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang ating mga buhay. Another thing, signs, wonders, and miracles are manifest in this church. Everybody say amen. Bawat isa atin ay testimonyo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang Ebanghelyo. Kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos sa banal na iglesia ng ito. Sa dako ng Visayas, napakaraming patotoo. Mga kapatiran, sumasagay sa mga jeep, mga oldaper. Pagsabi nilang, Hallelujah, praise the Lord, takbuhan na yung mga oldaper. Amen. Isang araw, isa nating kapatiran, hinold up ng mga oldaper, taxi driver. Napakanipis ng katawan. Sabi ng oldaper, tinutok yung baril, tinutok yung patalim. Sabi nila, pera. Ang sabi niya, ang sagot niya, Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, pera. Hallelujah, praise the Lord. Hindi niya binigay yung kami pera, kundi bago sabi niya, Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, naninigas yung mga holdupper, hindi makakilos, iniwan siya. Palapakan natin ang ating napakabait na Diyos. Meron tayong isang kapatiran. Meron drag-addict nagwawala. May hawak na mahabang itak. Takbuhan lahat ng mga tao. Ang sabi ng kanyang makasalubong, tumakbo ka, nandiyan, nagwawala yung drag-addict. Hindi siya tumakbo, sinalubong niya. Na magsalubong sila ng drug addict na nagwawala, nagtatakbuhan yung mga tao. Binaba yung kama, yung patalim, nagipag-shake hands. Kumusta ka na? Everybody say amen. Sabi niya, mabuti. O sabi niya, pagkatapos, lumapas, nagwala na naman, pinaghabol na naman yung ibang tao. Ibig sabihin, kayang pakalmahan ng Diyos ang masamang espiritu. Kilala tayo ng ni Satanas, sapagkat alam ni Satanas, wala siyang magagawa sa mga tunay na anak ng Diyos. Everybody say amen. At ang sabi ng Biblia, sanctified by Christ that is in me, by faith that is in me. The one who is forgiven, mga minamahal, delivered from the dominion of sin and Satan, and indwelled by the Holy Spirit, baptized by the Holy Spirit, is set apart from the world and now lives unto God. Everybody say amen. Tayo ngayon ang dinabubuhay sa libutan. Abagan ng Diyos. Nakilala ko po ang ministerio nito 1984. Sa habag ng Diyos, mga minamahal, sa panalangin ng ating ginagalang na magulang sa Panginoon, ngayon po'y 30 taon na maikit, pinanghawakan ng ating napakabait na Diyos. Nung araw, 12 pa lang akong edad, marunong na po ako magnubena, magrosaryo sa Bisaya pa mananabtan. Ako po naglilid ng rosary doon sa aming barangay. Pag meron dumating na ribulto, ako ang sasalubong doon sa simbahan. Magkamag kaming nagnunubena, subalit napakabait ng Diyos. Dinala tayo sa buong-buong katotohanan. Pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya na tayo napabilang sa mga totoong binalal ng Diyos. Everybody say amen. Kaya napakapalad natin sa oras na ito. Kaya ulitin ko po mga minasabi ng Biblia. Last verse, Hebrews chapter 12. Verse 1 and 2, kindly po. The book of Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hebreo kapitulo 12, versikulo 1 at 2. Kaya't yamang nakukubtob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin. Namasta natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng krus,
naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Everybody say amen. So sabi ng Biblia, the race that is set before us, they say this race is the lifelong test, amen, of faith in this world. Ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harapan natin, ito po yung pagsubok. Sa kasabi ng banal na kasulatan, takbuhin natin, the race must race with patience, with endurance and perseverance. Everybody say amen. Takbuhin natin na may pagtitiis, kagaya ng ginawa ng ating ginagalang na magulang sa Panginoon. Takbuhin natin na may pagsasaga. Pagtakbo natin na mayroong pagtitiis, siguradong tayo pong lahat ay magkakamit ng tagumpay, ng pagpapala ng ating napakabait na Diyos. Ang protection ng Diyos ay nasa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamangkin, mga loved ones, buong pamilya natin, proteksyonan ng ating napakabait na Diyos. Meron akong kapatid sa dako ng Middle East, nagtatrabaho sa drilling. Abang sila nagbubutas, mga minamahal, siya po ang nasa baba. Yung barena napakalaki, binubutas nilang lupa. Biglang bumigay yung bakal sa taas ng ilang libong kilong bakal. Bumigay, bumulusok, tatama sa aking kapatid. Subalit sa oras na yon, sabi nga ng Biblia, the hands of the Lord is not short that it cannot save. Everybody, amen? Sabi ng kapatid ko, merong kamay na humawak sa kanyang likod. Hinila siyang bigla. Siya naman pagbulusok ng bakal, durog na durog. Ang sabi ng kapatid ko, kung hindi buhay ang Diyos, abo na lang akong ipawi sa Pilipinas. Subalit, ang Diyos ay buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Walang lugi, sabi ng ating malapastor, kung tayo magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Tutugunan ng ating Diyos ang ating mga dalangin from the book of Luke chapter 16 verse. Kindly mo, last verse lang siguro ito, mga kapatid. Luke chapter 18 verse 27. From the Gospel of Luke chapter 18 verse 27. And he said, the things which are impossible with man are possible with God. Amen. Lucas kapitulo 18 versikulo 27. Dapat sinabi niya, ang mga bagay na mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. So it was the Lord himself spoke the possibility of impossible things becoming possible. Amen. And because of this, the things which are impossible with men are possible with God. It is possible for God to answer importunate prayer. Yung ating mga dalangin araw-araw, pwedeng pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. It is possible for God to save the very worst sinners. Yung aking mga loved ones, isa-isang tinawag ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, napakabait ng Diyos, mga choir member na, pero may permanent na, regular na ang kanilang pagdalo sa panalagawain ng ating mahal na Panginoon. Basta't gumawa ka ng gumawa para sa mahal na Panginoon, iasa mo sa Diyos, bahala na ang Diyos ang kikilos. Sabi ng Biblia, the thing which is impossible with men are possible with God. It is possible for God to save the very worst sinner. Kahit makasalanan, kayang iligtas ng ating mahal na Panginoon, kayang proteksyonan ng ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin, ang mga patutuo sa ministeryong ito ay totoo at tunay at buhay at dakila ang ating napakabait na Diyos. Kaya napakaraming patutuo, amen, sa dako ng Cebu. Baka abutin tayo ng hapon, mga kapatid. Napakaraming patutuo doon. Merong isa doon, naligtas, mga minamahal. Para siyang buntis ba, 9 months. Pero payat na payat, pagkatapos sa dako ng Abadian, Cebu. Mga minamahal, nakapakinig sa ating radio program, dumalo sa gawain, tumanggap ng bautismo, lumabas sa kanyang tiyan, hindi bata, pugita. Ilang kilong pugita, napakaraming itlog. Ibig sabihin, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Ibig sabihin, nandito nagmanifest ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, takbuhin natin magpagtitiis ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harap natin. The race must run with patience by laying aside the sins that impede or slow us down. Ang isang tabi natin ng kasalanan na pumipigil sa atin,
Para tayo makatakbo ng mabilis, tanggalin natin ang kasalanan, yung mga hadlang sa buhay natin, sa paglilingkod sa Diyos, tanggalin natin lahat ng balakid upang tayo po'y makapaglingkod sa Diyos ng may kagalakan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. And last, the race must run with awareness that the greatest peril confronting us is the temptation to yield to sin, to return to the country from whence we came out. Ibig sabihin, tumakbo tayong may pag-iingat sapagkat si Satanas sumusunod sa atin, gusto niyang ilahin tayo para bumalik sa sanlibutan, para bumalik sa dating gawi, bumalik sa kasalanan. Subalit, sabi ng Biblia, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y tatalikod, hindi siya kalulugdan ng Diyos. Ang ating ginagalang na magulang sa Panginoon, nagbigay sila ng perfect example. Amen? Ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating mga pastor, the faith that taught to us by our dearly beloved pastor, beloved honorable stand pastor, mga minamahal, is enough every seaman to enter the kingdom of God. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ang pananampalatayang itinuro sa ating ginagalang magulang sa Panginoon, the faith that taught to us is the kind of faith that acceptable before God and will triumph in the worst of situation. The kind of faith that suffers, willing suffers for God, everybody say amen, and obey His command, seek His face, everybody say amen, perseveres in testing, mga minamahal, and reject the pleasures of this evil age. Palapakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Wala na tayong hahanapin, amen, amen. Maraming gumagaya sa atin, maraming umalis dito ng mga nagka-pride, amen, nagtatayo ng gawain, walang nangyari, everybody say amen. Sapagkat ang pundasyon, ipinuhunan ng ating ginagalang na magulang sa Panginoon, hindi basta-basta. Everybody say amen. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Manatili tayong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mapakabait na Diyos. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. At aking pong iniiling ating mga minamahal ang mga bisita sa araw na ito na kayo po'y lumapit dito sa harapan. Abang kami po yung maawit, tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, man is a very, very needy creature. Outside of Christ, the condition of man is wicked, depraved, without spiritual and eternal life. He's under the curse. Mga minamahal, his imagination are evil continually. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Pag nasa Panginoon tayo, tanggapin natin ang pagpapalang nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Let us song this song, praise the Lord, hallelujah. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan. Kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ikaw
sa pagbulan ng Ordained Preacher, Brother Louis Angeles. Amen. God bless po sa ating beloved Ordained Preacher, Brother Nilo. Sa lahat po ng pinagpalang baguhang nasa harapan, dito po kayo tumingin sa akin. Unawain niyo po ang aking maiksing sasabihin. Kayo'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa araw na ito, sapagkat kayo po ay nasa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay naglagay ng tunay na propeta sa katauhan po ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. Kaya kung merong pinagpala sa araw na ito, walang iba kung di kayo, sapagkat ang Diyos sa langit, ang Diyos na makapangyarihan, ayon sa ating napag-aralan, ay inyong magiging tagapag-ingat. Ang inyong lamang gagawin ay apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, may isang Diyos na dapat sampalatayanan, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang Diyos na inyong magiging tagapag-ingat. At pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat kasalanan, ang bungay karamdaman, ang kabayaran ay kamatayan. Kaya ang tao, patuloy siya sa kasalanan, isang araw, hindi na siya babangon mula sa kanyang higaan, sapagkat meron na siyang karamdaman. At sa susunod na araw, ang kanyang kasalanan, ang kabayaran na ay kamatayan. Kaya ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlong tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ayon sa aklat ng Gawa 2:38, ang layunin ng bautismo, mapatawad na lahat ang inyong makasalanan. Kaya gano'n man karami, gano'n man kalaki ang inyong makasalanan, kapag tumanggap kayo ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ngayong araw na ito, ang lahat na inyong makasalanan ay mapapatawad. At sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagdalo sa mga banal na gawain, ibabahagi naman sa inyo ng ating pinakamamahal na Hesukristo o gaganapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, ang kanyang Santong Espiritu ibabahagi sa inyo. Sa makatuwid, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan, mapatawad ang kasalanan, magbago ang buhay, gumaling ang karamdaman, malutas ang problema. Sabi ng Lucas, Jesus 19:20, huwag niyo ikagalak ang mga bagay na yan. Tatanggapin niyo ang mga bagay na yan, subalit huwag niyo ikagalak. Ang higit na dapat niyo ikagalak, ang inyong mga pangalan na kasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walhanggan. Kaya aming sinasabi, kung merong mapalad sa araw na ito, walang iba kung di kayong narito sa tunay na gawain ng ating malapay noon, sapagkat ito ang araw na itinakda ng ating pinakamamahal na Panginoon upang kayo'y mapabilang sa kanyang anak na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, ang pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong makamay habang nakayuko ang inyong mga ulo, sundan niyong panalangin na aking bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang banal sa langit na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako po ay labis na nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, at ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailanpaman. Sa pangalan ni Jesus, I pray, Amen and Amen. Panatiling nakataas sa inyong makamay, at kami po'y manalangin para sa inyo, Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal ikinagalma pastor end time prophet. Narito po, Lord God, ang aming mga bagong kapatid na tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, ito nawa ang simulain ng kalangmabunga maningas na paglilingkod sa iyo. At pahintulutan mo pong maganap sa kanilang buhay ang apat na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila sa pura kamamahal sa buhay at maliwanag mong isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibaba po ang inyong makamay. Ang ating isinagawa ay una't ikalawang reglamento.
ang tinatawag na pananampalataya at pagsisisi. Right after the service, huwag po muna kayong umuwi. Bagkus, tumanggap kayo ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, libre po yan. Wala kayong babayaran sapagkat ang kaligtasan ay libre. Maging ang inyong kasuotan, hindi po yan mababasa sapagkat meron po tayong room. Ipapalit siya niya kasuotan. Then right after the baptism, ibalik ang inyong dating kasuotan. Pag tumanggap kayo ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ibig sabihin, gusto niyong mapatawad ang inyong mga kasalanan. At dahil napatawad niyong kasalanan, anuman ang inyong taglay na karamdaman ngayon, may mga problema kayo, nasa kahirapan kayo, uuwi kayong napatawad ang kasalanan, magaling ang karamdaman, lutas ang problema, may kagalakan, patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon para tanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po'y dadako sa ating mga pangailangan. Binibigay ko po pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Louie. Praise the Lord. Tayo po may mahal, dadako sa ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga prayer requests, maminamahal. Praise the Lord. Muli, tayo po ay inaangkin natin, maminamahal, ang kanyang dakilang kapangyarihan, maminamahal, na pukuntangi sa tunay na iglesia lamang ng ating mahal na Panginoon, pinagkaloob. Dahil narito ang totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. 40 years, maminamahal, na tayo po ay bumabaha ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Praise ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa lahat ng mga tinuro sa atin, nating beloved and honorable parents in the Lord. Hallelujah. Narito po kami, dakila naming Ama, Diyos na mapayanan sa lahat, Hari na mga Hari, at Panginoon na mga Panginoon, nag-iisang pangalan ang aming pinupurit na walahat. Ipangalan mo, pinakamahal na Panginoon Jesus, sa pangungunang panalangin na aming na maginagalang na malapasto, beloved and honorable evangelist, Walde Estrada Almeda, kayo po'y lubos na nagsisisi, mahal na Panginoon, kung sa mga kami nasumpungan sa pagkukulang sa iyo, mga kainang na pagbigyan, mga naisip na gawa na sabi, na hindi kaya ay singarapan, patawarin mo po ang bautis sa amin. Lubos po kami nagsisisi, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging ilaw at asin sa libutan ito. Mahal na Panginoon, paggamit mo sa pagligtas ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalaan mo, imanak, mahal na Panginoon, sabalit bago po namin hihinan para sa aming mga sarili, unahin po namin ang para sa malawak na pangalan na ibanghilyo sa buong kinapahal, mahal na Panginoon, patuloy na kalakasan, mabang buhay namin ang ginagalang malapasto, alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo, mahal na Panginoon. Hallelujah, ibuos mo ang buo sa buong sambayan, kinagalang magulang sa inibilabing children, ang lahat ang pinangako mo, mahal na Panginoon, na magpapalang spiritual, physical, material, magpapala, bago pa manalangin ang salibutan ito, mahal na Panginoon, may tinalaga mo upang kami po'y pangalagaan, mahal na Panginoon, bless the abundantly all of God, sa mga Panginoon pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, amen and amen, hallelujah. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Amin naman, ipatong po ng kabila sa mga tahanan po natin, sa mga provinsya, sa ibang dagat, lahat mga kapatiran. Hallelujah! Walang distansya sa panalangin, amin na mahal. Walang imposible sa ating mabait na Diyos. Maging kaligtasan ang ating minamahal sa natin, amin naman, ating ginagalang malapas tuhay. Unsaved loved ones, amin na mahal, ang ginimpon natin. Hallelujah, sa mga lahat, pinangako ng ating mahal na Panginoon, isa lang ang maglingkod, buong sambayan, iligtas ng ating nakilang Diyos. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng pangailangan, mga anak, sumasampalataya kami sa iyong nakilang kapangilan, sa pangunang dalangin namin na maginagalang malapasto, our beloved and honorable evangelist, Walde Estrada Almeda, aming sinasaway lahat na masamang espiritong karamdaman, problema ng bisyo, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, demons of unbelief and doubts, carnality, vanity, vain glory, pride, lust, covetousness, materialism, hallelujah, lahat ng uring karamdaman, lahat ng uring problema, mental problems, spiritual problems, spiritual problems, demons of poverty, kasal, in the name of Jesus, be healed, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, great love for thee, great faith in thee, great obedience unto thee, Lord God. Inaakin po namin, mahal na Panginoon, ang sakdal na paglilingkod sa iyo, Diyos. Hallelujah, hanggang sa ano yung pagpabalik, mahal na Panginoon, sama-sama kami dalhin sa iyong karihan sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, mahal na Panginoon, palapagan po natin ating mabait na Diyos. Hallelujah, muli, nakamtan po natin ating makain.